I guess kung talagang mahal mo siya, paglaban mo. Isa na namang nakakagulat na balita, mga kawetlog. Ang isang dating sikat na aktor na si Miko Palangka ay kumpirmadong pumanaw na. Nagsimula ang usap-usapan sa pagkamatay ng aktor kaninang alas 10 ng gabi, December 9, 2019. Ayon sa balita, si Miko ay tumalon mula sa rooftop ng isang mall sa San Juan City last December 8 ngayong taon. Mahal mo siya, paglaban mo, pero kung masaya na siya and kung inaalagaan naman siya ng tama, siguro pwede na nating ilagay na sa tahimik yung buhay niya, buhay mo rin, kasi baka rin, hindi ka rin maging masaya. So hello mga kawetlog, yun nga, inyong natunghayan ang isa na namang nakakalungkot na kwento ng isa na naman nating kapwa Pilipino na isang aktor, yung dating aktor na si Miko Palangka. Nakakalungkot, kaibigan, kasi nga yung mga dumadaan sa depression, alam ko yun kung paano ma-depress. Na-stress na ako, na-depress na ako, lahat-lahat naranasan ko na yan. Pero nasa atin yan kung kaya nating labanan. Ang pinakamabisang gamot ay i-share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Sabihin natin kung ano yung mga nararamdaman natin para maibsan yung ating nararamdaman, yung bigat sa loob. Kailangan natin yun mailabas. Kasi pag kinikimkim natin yun, lumalalim, hindi natin makaya. Hindi natin siya kayang labanan na mag-isa. So, kailangan natin ito, guys, i-share. Kailangan natin i-share sa ating mga kapamilya. Alam ko na ayaw din natin silang ma-stress. Ayaw natin sila mga problema, pero kailangan, lalong-lalo na kung mahina ang inyong mga pag-iisip, mahina ang inyong tolerance. Yun. I've been once depressed, mga kawetlog. And that time, ito yung istorya ng buhay ko na gustong-gusto kong ikwento sa inyo, pero ayoko pa rin ilabas kasi walang nakakaalam sa pamilya ko. Nagbibigay ako ng advice, pero sa sarili ko, hindi ko magawa. But good thing, binigay ko sa Diyos lahat. Ipinasa Diyos ko lahat. Humingi ako sa Diyos. Humingi ako sa ating may kapal ng kanyang gabay. Humingi ko ang kanyang patnubay para ako'y gabayan. At nalagpasan ko naman yun sa awa ng Diyos. Nalagpasan ko yun nung mga panahong halos mabaliw na ako, guys. It's just an inch, konting-konti na lang, segundo na lang, mapupunta na ako dun sa mawawala na yung katinuan ng pag-iisip ko. Pero never in my life that
inisip ko yon, yung kitilin ang sarili kong buhay. I'm so sorry for Miko pa lang pa. I know, alam ko kung ano ang pakiramdam ng depress. I've been through that. Naranasan ko yan. Kaya alam ko kung paano ma-depress. Yung stress ka na nga lang, eh, sobrang hirap na yon. So what's more kung depressed ka na talaga? Depress is a cruel disease. So yung mga gaya ng mga OFW na kagaya ko, yung may mga ma-depress doon na nagiging cause ng komplikasyon ng sakit nila, yung sakit sa puso, yun ang dami-daming sakit na naidudulot din kapag ka kinikimkim natin yon at hindi natin inilabas. Lalo na kung wala naman tayong, hindi naman tayo nakakalabas, hindi naman tayo nakakasalamuha sa ibang tao, malungkot ang buhay natin. So, mahirap yun guys. Mahirap yun mga kabetrog. So, ang payo ko, sa lalo na sa mga OFW na kagaya ko na malayo sa pamilya, alam kong marami tayong iniisip, marami tayong problema, pero kailangan natin lumaban. Kailangan nating ipa sa Diyos. Kailangan nating magdasal. At ipaubaya sa Kanya ang lahat. Alam ko namang pagsubok lang ito sa ating buhay. Hindi naman ibibigay ng Diyos ang mga pagsubok kung hindi natin kayang lagpasan. Alam ko yan kasi sa sobrang dami ng pagsubok na ibinigay ng Diyos sa akin, nalalagpasan ko naman mga kawetlog. Kasi alam ko, na habang binibigyan tayo ng Diyos ng pagsubok, alam kong habang tumatagal, tumitibay, nagiging strong tayo. Nagiging strong person tayo. Yun yung gustong mangyari ng Diyos sa atin. Kaya niya tayo binibigyan ng suliranin sa buhay, yung mga pagsubok sa buhay. Hindi niya tayo binibigyan ng mga pagsubok dahil pinapahirapan niya tayo. No. That's a big no. Binibigyan niya tayo ng mga pagsubok para tayo maiprepare na mas strong for a better person. So, ayun nga mga kabetlog, yun yung masasabi ko lang about sa mga kaibigan natin, lalo-lalo na sa mga nakakaramdam ng depression. Mag-pray lang kayo. Pray kay God. Alam kong malulutas yan. Alam kong masosolve yung mga problema, no? Pero, please guys, huwag niyong isipin na kitilin ang inyong buhay. Kasi maraming nagmamahal sa inyo. Kung pakiramdam nyo ay walang nagmamahal sa inyo, no. That's a big mistake. Huwag niyong isipin yan. Kasi maraming nagmamahal sa inyo. Andyan ang Diyos. Kung wala mang nagmamahal sa'yo, andyan yung Diyos. Kaya, be strong guys, be strong. So yun lang guys, salamat sa panonood sa aking video. Thank you for your support. At gabing-gabi na nga. So medyo, yung boses ko, masakit na yung lalamunan ko. It's 4 a.m., 4:30 a.m. in the morning. So bye guys. See you next vlog. Thank you for watching. Bye. Habang tumatagal, tumitibay, nagiging strong tayo. Nagiging strong person tayo. Yun yung gustong mangyari ng Diyos sa atin. Kaya niya tayo binibigyan ng suliranin sa buhay, yung mga pagsubok sa buhay. Hindi niya tayo binibigyan ng mga pagsubok dahil pinapahirapan niya tayo. No. That's a big no. Binibigyan na tayo ng mga pagsubok para tayo maiprepare na mas strong for a better person. So, ayun nga mga kabetlog, yun yung masasabi ko lang about sa mga kaibigan natin, lalo-lalo na sa mga nakakaramdam ng depression. Mag-pray lang kayo. Pray kay God. Alam kong malulutas yan. Alam kong masosolve yung mga problema, no? Pero, please guys, huwag niyong isipin na kitilin ang inyong buhay.
kasi maraming nagmamahal sa inyo. Kung pakiramdam nyo ay walang nagmamahal sa inyo, no. That's a big mistake. Huwag nyong isipin yan kasi maraming nagmamahal sa inyo. Andyan ang Diyos. Kung wala mang nagmamahal sa iyo, andyan yung Diyos. Kaya, be strong guys, be strong. So yun lang guys, salamat sa panonood sa aking video. Thank you for your support. At gabing-gabi na nga. So medyo yung boses ko, masakit na yung lalamunan ko. It's 4 a.m. 4:30 a.m. in the morning. So bye guys. See you next vlog. Thank you for watching. Bye.